Okay, good evening ulit. Good evening to my students. Welcome to the fourth day. Malapit-lapit na tayo. Fourth. 17 times day. 17 to eh. So, fourth of 17. And this is entitled The 10 Principles of Economics. Nabanggit natin to last time and I'd like to talk about it. Because it has also bearing in the banking system. Okay, kasi kung tutusin, banking is very much a part of the principles of economics. Okay, so tinanan natin ito muna, no, yung mga questions natin. That is the reason why I'm asking you to ask questions. Kasi para nakikita natin kung nakikinig na nanonood ba talaga kayo, pinapakinggan nyo ba yung sinasabi, and all that. Ayan, so, ito yun, right? So, first of all, tanong natin itong nakamatagal, si Meryl, no? Meryl, sir, good day. What is the effect if a certain country do not have a central bank? Magandang question yun, no? In fact, ito yung mga isa sa mga what if questions na anong mangyayari kung walang central bank yung certain country. Kung tutusin, noong unang panahon, eh wala naman talaga central bank, 'di ba? Yung mga bankers, no, they operate as if each is, you know, as a central bank. Ang mahirap sa ganun is that walang magre-regulate dun sa mga individual banks. Syempre, number one 'yun, no? Tapos wala silang certain wala silang common interests, interest rate, no? Pwedeng yung isang bangko ang binibigay 10%. O isang bangko 6%. No? Pag nakita ng bangko na teka, yung mahirap makapunta doon sa kabilang bangko. Ako lang ang bangko dito sa lugar na to. Sisingilin ko sila ng 35%. You know? Kasi walang magre-regulate sa kanila. So, yun yung mga drawbacks nun. Tapos, syempre, among themselves, pag-dissipate, pag ano din ang risk pag may central bank kayo. Kasi may deposit din sila doon sa kanilang mother bank, which is the central bank. Doon din sila nakikita-kita yung kanilang clearing. No? So, halimbawa, nag-issue ako ng cheque sa BPI. Ang hawak kong cheque ay Metro Bank. Okay, nag-issue ako ng cheque sa isang depositor ng BPI. So, ipapasok niya yung aking Metro Bank sa BPI. Right? So, kung walang clearing, anong gagawin? Diba? Yung mga bangkong yun, magpapalitan among themselves. Diba? Pupunta ka sa bangko na to para, oh, ito, good ba to? Diba? So, magulo. Diba? Walang central na mag-aayos ng lahat ng yun. Okay, I mean, pwede siguro yun pag, ano pa, pag, alam mo yun, yung pag hindi pa masyadong magulo hindi pa masyadong malaki yung banking sector, banking industry. Siguro sa mga beginning ng mga panahon, pwede yun. O kaya, kukunti talaga yung banko. Isa lang yung banko. Ba't ka pa magsi-central bank? To? Malamang, run yun by the government. Pero sa ngayon, parang hindi na natin ano yun. No? Yeah. So I'll just respond to individual. No, dito. Okay, another one is si Don. No? Don, sir, what since our practicum is just a semester away, yan, so yung OJT, no? It's just a semester away. Am I only qualified to take an internship program in a bank? O yun, maganda rin tanong to. Is there a different path to consider besides a career in the banking sector? Oo, kung walang experience whatsoever. Magandang tanong si Don kasi iniisip na niya yung magiging career natin, no? After. Actually, sa financial management, marami ka naman po pwedeng puntahan eh. Ha? Pakinggan niyo yung maganda yung tanong na yun ni Don. So, maraming pwedeng puntahan ang isang FM na student. Pwede kayo sa mga brokerage houses ng central ng stock, yung mga nag-aaral sa stock market, right? Yung mga brokerage noon. Oh, mga financial management talaga 'yon. Dito sa atin hindi pa nga masyadong sikat ang financial management kung tutuusin. I mean, not investment banking, whatever. Sa hindi katulad ng sa bank sa US, no? Na talagang pagdating ng kliyente, you know, you will have to talk to him or her. Parang nagsisimula na rin naman na. Nung titignan mo, like, pupunta ka sa BPI, BDO, Metro Bank, meron kang makakausap doon na nasa side lang na merong laptop.
usually inaalo ka ng insurance, ganyan. Kasi universal banks, usually they can offer whatever, no? Yun, lahat yun, pwedeng sa banko, no? Pero pwede rin naman sa other financial institutions, no? Siyempre, yung mga credit card, investment banking, puro siyempre banko yan, no? Pero yung mga, may mga stock brokerage called financial, tingnan nyo yung mga yun, Investagram, yung mga may kinalaman sa stock market, pwede rin yun. Nagkataon lang kasi na banking yung ating, ano, yung ating subject, kaya siyempre, yun ang lagi natin napag-uusapan. Pero marami pang pwedeng puntahan, no? And then ito yung isa pa, no? If you will look at it, no? Ang bawat company, meron tatlong ano yan, eh, tatlong major na areas or offices. Okay? Number one is siyempre yung operations, okay? Marketing at saka finance. Yung tatlong yan, no? Well, yung admin kasi can be anything. I mean, you know, admin given naman na kasi yun. Pero some companies they can even outsource yung mga HR, pwede nilang i-outsource yan, yung payroll ano lang service. But or operation, kahit anong industry meron yan. Siyempre, kailangan yung operation, kung hindi ba't ka pa nag-ooperate. Kung ikaw banko, yung banking operations. So, kung ikaw school, yung operation, which is yung mga teachers, so, operations yun. Kung ikaw ay nasa BPO, yung mismong, ano, yung mismong nag-handle ng calls, operations. Airport, airlines, yung operations. No? Ngayon, siyempre, may operation ka, meron kang marketing, yung nagsesell ng product mo, no? Nakikipag-deal sa mga clients, whatever, no? Client services. And then finally, may financial. Ngayon, ito ngayon nagkakaroon ng ano dito eh. No? Ang financial kasi, usually, ang tingin ng mga tao, pag financial, accounting. Pag financial, iniisip ng tao, oh, CPA, kailangan CPA ka. But in reality, hindi lang naman accounting ang nasa finance eh, di ba? Kung tutuusin, merong investment side yan. Okay? Merong taxation, hawak din ng finance, no? ng CPA. Pero may mga ibang part ang finance. Supposed to be, ha, na hindi naman kailangan CPA. Hindi naman need, no? Lalo na ngayon na kung titingnan mo ang accountancy, ang BSBA is meron ng management accounting na nasa corporate ang focus at saka merong accounting, no, na public account, no? Therefore, yan yung mag-ano ng focus nila is taxation, no? So, controllership, treasury management, yan, mga po pwedeng puntahan pa rin. So, technically speaking, what I'm saying, Don, is that kung tutuusin, lahat ng companies pwede, lahat ng klase ng company, industry pwede, no? Nagkakataon lang na iniisip, ay, bang, kagad. Siyempre, yung iniisip mo kagad, no? Pero in reality, it could be anything. Okay, so yun yung ano doon, no? That's the idea there, no? Pwedeng banko, pwedeng kahit pa yan engineering firm eh. Merong financial management supposed to be yan, no? Kung tutusin, pag merong investment arm yun, dapat yun, merong financial manager. Kakataon lang na pag ikaw ay walang experience pa, talagang pupondo ka muna ng experience yan, no? Ako, suggestion ko doon sa mga brokerage, no? Stock brokerage, mga pumunta, mga investment. Banko, investment house, mga investment houses, mutual funds, yan, no? Yung mga trust. May mga trust department doon kayo pumunta. Yan, ha? Okay? So, doon, yun, ha? Ano pa? Ito, kay Isis Bernadette Marana. Bakit siya naka-highlighted comment? Automatic to, ha? Good day. Is there any possibility that financial market can operate without the help of financial institution or vice versa? Ang financial market ba mag-ooperate without the help of financial institution? Kasi pag sinabi mo financial market, ito na nga yung market kung saan nag-ooperate sila eh. So parang it's a redundant question. Nag-ooperate ba yung financial market without the financial institution? The financial institution make up the financial market. And the operation of it has it as, you know, a definition. So it's like
you know, tautology, no? If you're familiar with that in logic, no? When you define, and then the definition is within, you're trying to define, it's like a circular thing. So parang ganun yun yan, no? Yun ba ang ibig sabihin natin? So ang financial market ba mag-ooperate without the help of a financial institution? Wala, walang ano eh. Kung o ang ibig mo sabihin ba yung market in itself? Tapos walang financial institutions. Ang mangyayari doon kung if ever that exists, ang mangyayari lahat ng individual companies nag-ooperate sila, tapos yung financial department nila ang nakikipag-ugnayan sa lahat ng mga financial department ng bawat, you know, ng bawat isa. Kasi kung ang ibig mo sabihin dito, Isis, Bernadette, is meron na kasi ngayon ang tinatawag na democratization of retail, no? Yung mga retail, nawawala na yung retail store. No, di ba? Nasa online na. What about the financial market? Pwede ba mag-operate ang financial nang walang financial institution? Eh, nagbabayad ka naman, online na lang. So, ba't kailangan mo pa ng banko? Kung tutuusin, halos ganun ang gustong gawin, no? Kasi may mga ano na tayo, GCash, ganyan. Pero ang GCash kasi, backed up yan ng Globe, na ang Globe naman ay Ayala. So, ang Ayala may BPI. So, you know, parang ganun pa din, eh. Meron pa rin financial institution na backing. Mahirap isipin na hindi mag-ooperate siya without the financial institution. And even if there does not exist, it has to be invented, because the financial market will always need financial institutions. Kasi may nilabas nga ISIS, ha? May nilabas ang Forbes dati, the 50 biggest companies that control the world. Ha? Kung titingnan mo yon, halos lahat yon, if not all, lahat sila ay either investment banking, mutual funds, bangko na malaki, you know, universal bank na, you know, international bank na ang laki ng mga assets, yun, yun, no? Kaya talagang hindi mo masasabing, alam mo yun, hindi, parang hindi po pwedeng mangyari na makakapag-operate ka without the financial institution. Tapos yung mga ano pa dito, yung mga venture capitalists, no? Yung mga venture capitalists. Well, if you're familiar with the venture capitalists, venture capitalists yun yung parang mutual fund din siya in a way, nag-operate, no? Pero hindi siya naka-invest lang sa market, no? Pwede silang mag-take over ng business, magtayo ng business. And venture capitalists. At palaki ng palaki yan, no? Yan, no? All over the world ang kanilang operation. Yun, doon sa 50 companies that rule the world, that control the world. Alos lahat yung financial institutions. So if it's not a financial institution, then whatever controls the financial market becomes the financial institution. Ayan, no? I don't know if that makes sense, pero that's my answer. Melanie Cornea, good day. How does the inflation rate of a foreign currency affect the inflation? Oh, magandang question to, no? Kung tutusin, halos, ito magandang research to actually. Meron bang epekto ang inflation rate ng foreign countries sa inflation rate natin? Magandang ano to, ha? Research question to. O anong sa mga foreign country inflation rate ang nakaka-apekto ng inflation rate natin? Ako, I would assume it would be US, Japan, yan, yun ang mga normal talaga. Kasi yan yung mga talagang ka-deal natin, no? Ka-ano natin, ka-trade natin in terms of, yun, import-export. Kaya nakaka-epekto. So, paano ba nakaka-epekto yun, no? Ang nangyayari dyan, Melanie, is, for example, nag-i-import ako sa bansa mo. Halimbawa, ikaw, Melanie, taga Singapore ka. Nag-i-import ako sa iyo. Pag nagkaroon ng mataas na inflation sa inyo, yung dati kong ini-import, kinukuha sa iyo, na worth $100 million, diba, nag-increase kayo ng 5%, magiging 105, di ba? So, eh, since bumibili ako sa iyo, so yung cost ko of buying the product increases also by 5%. And therefore, I need to factor that in my cost. Pag ako magbebenta ngayon, mataas na siya sa 5%. Kasi kinuha ko sa iyo lahat, eh.
'Di ba? So nakakaapekto talaga. Ang nagkakataon na kung tutuusin na ang inflation rate talaga lalo na ng ating mga partner ng mga trade partner natin sa trade. Usually syempre ang malaki talaga diyan US and then yun nga Japan and then dito sa area natin Australia is one, New Zealand is another, Europe, no? UK. Yeah, syempre ngayon China, no? Kasama na 'yan sa mga nag-affect ng ating inflation rate. In the whole of the ASEAN region, ay malalapit sa atin. Thailand, Malaysia, Indonesia, nakaka-apekto talaga 'yan. So, yung example ko, solo nag-import ako kay Melanie galing sa Singapore. Tumaas ang 5% siya, tataas din ako ng 5% kasi siya lang ang kinukuha no, okay. Pero kung yung 100 million ko, 10 million kinuha ko kay Melanie, 5 million kinuha ko kay Meryl, 15 million kinuha ko kay Don. So, depende sa percent ng inflation sa kanila, makikita mo ang effect sa akin noon will be calculated. And usually it's the financial manager, of course, the treasury, controllership, accountant, yan ang nagde-determine ng ano yan, hurdle rate. Okay, hurdle rate means ito yung kailangan kong i-hurdle, kailangan kong taasan doon ang rate para kumita ako. So yun, ha? Nagiging hurdle rate kasi yung inflation rate ng foreign country, lalo kung import. Ngayon kung export naman, paano? Nag-export ako sa'yo, nag-inflation ka. So ano mangyayari sa presyo ko, di ba? Parang yung dati kong presyo, mababa lang sa'yo yun, parang bumaba, no? Dahil at nagkaroon kayo ng inflation rate, tumaas ang cost ng money, no? And yet, pareho lang yung aking cost, no? Naka-apekto din yun sa kanila. In a way, naapektuhan yung kanilang inflation, medyo nagme-mellow because galing sa labas ng country, hindi nagbago yung price. Ngayon, kung gusto mo namang kumita din doon, eh di tataasan mo yung presyo mo dahil total, sa taas naman yung inflation rate nila all over. Kaya nga, may mga commodity, Melanie, na talaga nakaka-apekto talaga all over the world, which is, halimbawa, yung price ng barrel ng oil, no? All over the world, ang effect niyan kasi ginagamit siya ng lahat ng bansa. You know? So, ibig sabihin, pag tumaas yan, wala na, apektado na lahat. I hope I answered your question. Lastly, good day. Can bitcoins convert into cash? Ayan. Ako, yan Diana, yung question mo yan, may halong kurot sa ano ko eh. Kasi kung alam niyo yung coins.ph, ang coins.ph, ando doon ang bitcoin ng araw. No? Kaya mo magano sa bitcoin wallet mo. Ngayon, since matagal na yun na nando doon yung bitcoin wallet ko, yung dating parang loose coins lang siya eh, na parang 10 pesos. Isang araw, pag tingin ko, wow, 7,000 na yung aking loose na Bitcoin. Actually, wala naman akong pinot-up dun eh. Nag-sign up lang ako, tapos nagmunta. So anyway, lumaki na siya. Tapos, only to find out later, much later, ito lang, no? Nag-message si coins.ph na kailangan ko daw i-verify yung aking account dahil kung hindi daw, ay wala na yung account ko. And I didn't even receive it kasi napunta siya sa spam. So, you know, when I look at it, tinry ko siyang i-retrieve, eh, June 2, eh, nakita ko siya mga June, you know, like 15 or something. So, in short, it was too late. The coins.ph account that I have signed up before does not exist anymore. And all because, siguro nakita nila, hindi naman ginagalaw to eh. Lahat ng mga hindi ginagalaw dyan, lagyan natin ng tanning, pero bigyan natin yung malapit na lang. So, in short, hindi ko na nakuha yung value ng Bitcoin. So, medyo, since hindi siya nagiging form of exchange, hindi katulad ng cold cash or something, meron kang risk eh. Pero kung tutuusin, ang tanong mo kasi can eh. Kung tutuusin, it can be converted into cash. And if, you know, if I were very much using that, no, yung coins at each ko talaga, like kung matitingnan, whatever, yung kung ginagamit, hindi GCash, hindi Paymaya, then I would have exchanged it. Ang nangyayari kasi pag may Bitcoin ka, i-convert mo yon, ililipat mo lang sa Bitcoin yung peso mo o bibili ka ng Bitcoin. Pag may account ka, at kailangan legitimate yun ha, kasi baka mamaya bili kayo ng bili, akala nyo tunay yung account nyo. Tapos sa dulo, hindi naman pala siya nag-i-exist. Kaya mas maganda, i-place nyo siya sa isang, legitimate na talagang trading portal. No? I have some students before na nagte-trade pa rin ngayon, no? And may mga sinasabi silang mga portal na talagang okay naman, legit naman. So ang style niya diyan, kahit sa forex naman eh, pag nagte-trade ka, bili ka tapos pag tumaas na siya,
medyo kun mo na yung ano mo, yung kinikita mo, para yung nakikita mo doon lang doon. Ay, yung principal pala. So, maiwan na lang doon yung kinita mo. So, whether or not mawala yan, at least nakuha mo na. And even owners of Bitcoins have hidden identity. Oh, talagang wala. Hindi talagang hidden yan. In fact, ginagamit nga ng mga ano yan, ng mga criminals yan. Yung Bitcoin eh. O, hindi naman Bitcoin lang eh. Lahat halos ng cryptocurrency. But, you know, ang taas kasi ng ini-increase niyan eh. So, you know. Iba, naiinggit na lang. Naiinggit kasi, you know, ano eh, laki ng kinita eh, di ba? So, wala. Hindi, pwede, pero kailangan bantayan mo talaga siyang i-right. Ayan, okay. So, yun lang yung ating, ano, regarding sa ating, sorry. Ayan, okay. Ayan, ayan. Yan, okay. Tapos share ko lang ulit yung aking presentation ngayon. So, presentation natin ngayon is about 10 principles of economics. And, yun, ito na yan. Pasensya lang kayo kung kailangan natin maging, ano ha, guys, kung kailangan natin maging, tawag nito, yun nga yung mahaba yung lecture natin. Kasi kung tutusin, the class is for 3 hours. So ako, nilusot ko na lang dun, no? At sa ating dean, naiintindihan naman yan ni Dr. Ray. Meron tayong isang oras dito, and then the assignment is worth another hour. Plus, kung mapansin nyo, dalawa lagi, may quiz pa. So usually, that's the reason why it has to be 3. Kaya minsan magbibigay sa inyo na medyo mahaba-habang video na papanoorin nyo, you can just watch it naman any time of the day, no? Pasensya na kayo, ano talaga ang kailangan natin gawin kasi 3 hours nga yung worth, no, ng ating assignment. Pero hindi naman talaga siya 1 hour lang to naman, no? Okay, so without further ado, welcome to the 10 principles of economics. Actually, itong 10 principles of economics, mga kapatid, ito naman kung tutusin ha, hindi naman talaga to strictly banking na topic, pero kasi nababanggit natin to eh, and you have to understand yung banking terms and all that in view of the 10 principles of economics. By the way, when I say kailan lang, mga 6 years ago na yun, kailan lang, which is 6 years ago, I told my students in economics na I saw that, ito sa flipboard ko ito nakikita. No? By the way, magandang idea na magkaroon kayo ng flipboard sa inyong phone. No? Yung sa flipboard na, nakita ko doon na yung daw mga nasa Harvard University na mga students na freshmen, no? They warned their deans, no? Graduate school ba or sa freshmen, no? Sa college. Saying na if Dr. Gregory Mankiw, because he is there, no, teaching, will still teach the 10 principles of economics, then they will drop the subject. Kasi sabi nila parang tutusin, outdated na tong 10 principles of economics because of the things that are happening already. But you know, tinuturo pa rin natin, ba't ang tinuturo? Eh, nasa ano pa rin eh, nasa mga sections pa rin ng financial books eh, finance books. At saka dapat natin siya tingnan from the perspective, oh sige, okay, sabi ng mga Harvard students, hindi na daw to, ano no, hindi na daw siya tama na pag-aralan pa. Eh bakit? Okay, so tingnan natin kung bakit, baka sabi niya lang yan. Gusto natin malaman kung bakit, no? So, without further ado, yan, economics, no? Hindi ito economics class, ha? Pero gusto lang natin malaman kasi nga ang banking is part of the role of economics. So economic comes from the Greek word oikonomos, no? One who manages a household. So it's a study of how society manages its scarce resources. So since ang resources natin ay scarce, no? Sabi nga ng mga Americans, scarce. Ibig sabihin, hindi siya infinite. Therefore, kailangan mo i-manage, no? According to Adam Smith, si Adam Smith yung founder ng ano, no? Modern economics. Economics is a social science that studies the production, distribution, and consumption of goods and services. Ayan, no?
transfer of wealth. A household in an economy faces many decisions. Marami, maraming decision. Sino magtatrabaho? Ito sa buong economy to. What goods and how many of them will be produced? So dito nagkakaroon ng problema yung ano no, yung mga students ni Gregory Mankiw. Hindi naman ganito na eh ang ginagawa eh. Who will work? Everybody works. Why do we need to ask this question? What goods and how many? What goods, you know, whatever the economy is producing, that's how we will produce. How many of them should be produced? No, we don't plan that out. We produce it. Actually, sa democratic way, parang hindi nangyayari ito. You know, it's so, sa classical kasi, na economics, parang lumalabas, lahat ay parang akala mo pinapla. In reality, hindi eh. It's so simplistic na akala tuloy pag sinabi mo sa mga estudyante, parang talaga bang ganyan? Binaplano mo kung ilan yung pupulis. Actually, halimbawa, example na lang ito, magandang example. Sama sa school na lang. How come nagpuproduce sa mga school ng sobrang daming, you know, of a certain program, like for example, ngayon no, sa atin, no, sa LPU. Ayoko magsabi, baka mamaya ma-atake tayo nung college na yun eh. Basta, sige, ito na lang in the past. Ito hindi lang naman LPU to, but every, you know, every school. Dumami ang nursing, right? Oh, meron bang nagsabi sa kanila na, you know, kailangan, ito lang ang number na pwede nyo i-produce? Wala, because we're a democratic country. Lahat ng mga nandito dito ay, you know, following democracy. Meron tayong capitalism at work. And everybody wants to make money. And therefore, in the end, of course, you know, ang daming nursing students, nursing graduates na hindi nila pinuso yung nursing. Kasi kakunti lang naman ang demand. Pero in reality, you know, the decision, that is not a decision, you know, that is parang a company is conscious about. May factors eh na nagpapagawa sa kanya. And hindi siya na nalilimit kung tutuusin. Well, it's really freedom ang nagaan sa kanya. What resources should be used in production? Okay. Well, pwede naman. What resources meaning gaano kadami, whatever. No? Pupokus ko ba yung, nag-ano ko ng rice? Lahat ba yan, babe? Dalagyan ko rice? O yung iba, itataniman ko ng kamote, whatever, no? Hindi ko alam kung pareho yung ano, no? I'm not a farmer, although my name means farmer. At what price should the goods be sold? Well, ito rin, no? Example. A household and an economy. Is it the economy that tells you how much the goods will be sold? Sa classical economics, parang lumalabas ang nagde-determine ng price yung mga entrepreneur, no? Lalo na pag hindi perfect competition yan. Pero in reality, it's the market that determines the price. Why? Alangan mo mag-price ka out of the market. Nobody will buy. Di ba? Hindi na, kumbaga, hindi na siya pareho nung araw na you build it, they will come. No. They have built it. Virus came over. Nobody came. Okay? And then the Walter Mart, SM, the department stores remain shut for 2 years now. Di ba? So, it's not necessarily the same. So, yan yung ano niyan. Okay? Ito ba si Gregory Mankiw? I don't know. How people make decisions, how people interact, how the economy as a whole works. Ito daw yung principles of economics. Nahahati sa tatlo. Pero parang hindi na ganyan ang itsura niya if that is Gregory Mankiw. Matanda na si Gregory Mankiw. How people make decisions, apat yan. So, remember, sampu yung 10 principles. Ha? First of all, is the principle of trade-off. Trade-off. People face trade-off. The cost of something is what you give, what you have to give up to get it. So rational people think at a margin. Actually, they don't think at a margin. Business people do. Sometimes they even don't. People respond to incentives. Ayan, apat, no? Okay, so tignan tayo sa trade-off. Ano ibig sabihin ng trade-off? Isang situation yun that involves losing one quality or aspect of something in return to gaining another quality or aspect. So ano ibig sabihin ng trade-off? For example, trade-off na ito example, itong in-enroll nyo to. In-enroll nyo tong tutorial na to. Okay? So, ano ang trade-off dyan? Ang first, nakuha nyo yung units na yan kasi eventually, baka hindi na sa i-offer, magkakaproblema kayo later, hindi kayo makagraduate on time. Pero ang trade-off, wala nang choice kasi sa gabi lang yan po pwede si Sir George. Diyan lang yan po pwede. So, therefore, gawin natin tutorial yan at 3 hours a day.
for 17 days. Okay, tapos mabigat pa niyan, may mga klase ka rin sa umaga. O, di ba? May trade-off eh, may hirap pero 'yun yung kapalit, di ba? Trade-off 'yan. Magtatrabaho ka. Ang trade-off, titigil ka sa pag-aaral, di ba? So 'yun yung meaning ng trade-off. Pero ito ngayon, ang a lot of people are saying it's the tyranny of the or, it's the tyranny of the and. Or is you know, don't be concerned with the tyranny of the end, or don't believe that, kasi sabi nga ng mga tao yan, bakit hindi po pwedeng pagsabayin yun, no? May mga options kasi minsan, lalo na ngayon sa panahon natin, na pwede mong pagsabayin yun. Pwede kang magtrabaho, at the same time mag-aral, lalo na dahil online lang naman, merong work from home, so therefore not all the trade-offs before can be considered trade-offs now. So parang society faced with a trade-off in efficiency and equity. Ito macroeconomics to. No? I'd just like to explain it very quickly kasi may kinalaman to sa banking. Efficiency, pag ang society o ang government focuses on efficiency, ang ibig sabihin niyan, getting the most out of its scarce resources. Efficiency means build. And yun eh. Efficiency yun eh. Mag-build na infrastructure. O ginawa, hindi lang naman tayo yan. Hindi niyo mo sisisi si Duterte dyan or any president before him. Kasi kung tutuusin, yun yung hinihingi ng pagkakataon. Kasi pag ginawa mo yan, ang pwede mong mangyari dyan, mas maraming jobs. Okay? Efficiency. Diba? Focus ng, be fast in doing stuff, no? Building. Okay? Infrastructure. Beijing did that. Shanghai did that. So China ginawa yan. So nag-increase ng todo ang kanyang GDP, no? 8%. There was a time it was raising at 8%. But ang problem nun, marami ka pa rin mga tao na magiging mahirap, no? They will remain to be poor. Kasi hindi mo inano yung equity. Equity is distributing the economic prosperity fairly among the individuals of the society. Diba? You leave the yung mga nasa laylayan ng lipunan kung tutusin. Kasi nga, ang pinaprioritize mo, yung mga pwede magtrabaho, yung mga nasa tal. Kasi sino bang mababiyayaan pag nag-build ka? Unang-una yung may mga sasakyan. Unang-una yung mga may trabaho na. Pero yung mga wala, so anong effect sa kanila niyan? Mag-build ka man, diba? Pero sometimes you have to make that trade-off. Kasi pag ginawa mo yun, ang alam mo, eventually, magpo-prosper yung nation and then eventually mag-create ng jobs. Pero sometimes, kailangan mong balansin talaga. Well, of course, kailangan mo talaga balansin yan. Ngayon, dito nagsasabi yung iba na bakit kailangan, you know, tyranny of the end or something. Pwede mong pagsabayin yan. Nga lang, yun na, hindi masyadong marami ang build, okay? Tapos iaano mo yung pabalansin mo yun sa equity naman, equitable, no? Parang ganun. Ayan, ito daw yung student faces trade-off between studying for exam or to watch a much-awaited movie. O di manonood na lang ako ng movie sa Netflix, so pareho lang yun. Nakakapag-study na ako sa pause, panood. Di ba? Parang nangyayari na ngayon yan. P2, okay, ano yon? The cost of something is what you give up to get it. Ang tawag dyan ay opportunity cost. Ang opportunity cost, ito yung give up mo. Making decisions, syempre may alternative yun eh. Halimbawa, ngayon, no, nakikinig ka rito, imbis na nagde-date kayo ng boyfriend mo or ng girlfriend mo, ang opportunity cost, yung time na ibinigay mo dapat sa family mo or sa whatever, nandiyan dyan ngayon, nag-aaral ka. Diba? Nothing comes free in the world, walang free lunches, kailangan may give up ka in order to gain something. So, halimbawa, ito mo sa business, no, sa business, i-give up mo yung space ng factory para magtayo ng ng space na pwede mo maglagay or warehouse para paglagyan mo ng additional goods na eventually ibebenta mo sa retail store niyo upcoming next time. Ngayon nawala yung main ano mo, no, sa main course, eh ando doon yung ano mo, ando doon yung main bulk ng resources mo. Hindi mo naman sure kung kikita yung bagong product mo, right? Pero wala kang choice eh. Opportunity cost ang tawag doon. Okay? Life example, sa bangko, maraming opportunity cost eh, di ba? Halimbawa, example natin yung bangko, no? So ang sa bangko, nagtaas ka ng
ng reserve requirement si central bank. Ang taas si central bank reserve requirement, ang nangyari doon, ang gusto niyang i-highlight, kailangan mawala yung risk ng liquidity. Kasi baka mamaya mag-withdraw yung mga tao, lamang wala namang ma-withdraw. Yung pala, nagamit na ng banko lahat ng cash niya. So, di ba? But because of that, ang opportunity lost mo doon, opportunity cost mo doon is that you lost the opportunity to lend that amount of money, whatever that is, no? Kung 1% ng 100 million, that's 1 million. Hindi mo yun mapapahiram sa ibang borrowers. And therefore, yung kikitain nun, opportunity cost yun. Kasi pag nasa vault lang as 1 million, walang kikitain yun. In fact, nagde-depreciate pa siya ng value. Nagde-depreciate siya because of yung inflation, di ba? So, yun yung ibig sabihin. No? So, life example, athletes can who earn million if they drop out of school, di ba? Nag-quit daw ng education para mag-play na, no? Si LeBron James ang pinakamagandang example niya, nag-quit siya ng education, hindi siya nag-college, no? Kinukuha siya sa college, hindi siya naglaro na siya sa NBA. Ganun din si Kobe Bryant. Pero kung maswerte yung dalawa, no, naging silang multimillionaires kasi magaling na athletes, hindi naman sila nagkaroon ng injury early on. Pero wag naman sana, may isang athlete na 1 year pa lang nagkaroon ng injury. So, opportunity cost na sana yung pag-aaral, hindi mo tinigil, may fall back ako sakasakaling magkaroon naman ng problema. Right? So, yun. Again, kailangan pang mamili sa dalawa. Pwede mo naman pagsabayin yan. Pwede kang mag-night school. Pero syempre, lalo na pag yung mga professional work, professional athlete, mahirap kasi nagtatravel ka talaga. Kung talagang gugustuhin mo, mayroong paraan yan. Okay? Okay, rational people think at a margin, number 3 na to, ha, out of 10. Takes action only if the margin, actually, hindi talaga ito totoo, kung tutuusin. Hindi mo to makikita agad. Kasi kung tutuusin, hindi mo naman nakikita yung marginal benefit. Ano ba ibig sabihin? Halimbawa, kalahin ko kayo, ano ibig sabihin nito? Rational people think at the margin. You know, first time ko itong narinig, hindi ko rin siya naintindihan. What the heck? Sorry. You know, what does it mean? Ang ibig sabihin niyan, halimbawa, like example, hindi yan eh. Example niya, halimbawa, again, doon tayo sa business. Sa business, okay? Marginal benefit daw, exists the marginal cost. Ha? Ibig sabihin, okay, ganito. Meron kang apat na pinto ng apartment. Apat, no? Ngayon, ang gagawin mo, nakatira ka doon sa first, no? So, ang gagawin mo, i-give up mo na yon. Tapos papagawa mo siya para pwede pa siyang parentahan. Okay? So anong gagawin mo ngayon? Oh. Aalis ka, parentahan mo siya. Okay? Pero gagawin mo pa 'yon. Papagawin mo, 'di ba? Siya pa ipapaano mo siya. Kukumpitin mo ngayon kung magkano ang supposed to be pwede niyang kitain. Depende sa halimbawa, kung ilang kama 'yon or dalawa ba ang pwede magrenta, ganyan. Tapos kukumpitin mo 'yon, right? Tapos yung paggawa mo pa, oh, 'di ba? Long run, siguro, pag inano mo siya, in-even out mo 5 years, o ganito lumabas per month. Ngayon, aside from that, ngayon, siyempre, meron kang benefit doon, no? May kita ka additional. Yun, hindi sasabihin mo, oh, kumita na ako doon, so ba't pa ako ilang mag-margin? Kung tutuusin, i-compute mo dapat, supposed to be yun, doon sa additional cost mo. May additional cost ka, of course. Yung papagawa over a period, no, pwede mong i-capitalize yun over the period of 5 years. Ang ibig sabihin, halimbawa, pinagawa mo siya for 500,000 divided by 5 years, that's 100,000 a month, a year, divided by 12, so almost about 8,000 a month. Cost mo na yun. Nagpa-renta ka, 10,000 ang kinita mo. So kung tutusin, plus 2,000 lang pala yung marginal revenue mo, no, kung tutusin. Eto pa, since doon ka nakatira dati, nagrenta ka ngayon sa Manila o pumunta ka sa condo. Yung condo, may bayad ka din. Dati, hindi ka nagbabayad. Ngayon, nagbabayad ka na ng 25,000, okay, 10,000. So, yun na, 15. So, kung tutusin, talo ka, di ba? Ganun ang ibig sabihin ng margin. Ibig sabihin, yung idadagdag mong revenue, it should be greater than the increase in cost.
Pero kung tutuusin, rational people daw, look at the margin. Sa totoo, hindi mo napapansin yan. Ang daming mga businessmen. Okay? Pagawa natin yung ating ano. Magtayo tayo ng bagong canteen sa kabila. Tanihilag tayo ng canteen. So, additional canteen. Para yung revenue natin dito, nakikita na ka na ng 10,000 a day na sales. No? 10,000 a day. Hindi pa yun talaga kita. Magkakaroon ka na naman ng 10,000 a day dun. So, 300,000, 300,000, 600,000 tayo a month. Di ba? Ang gandang tingnan. Hindi mo tinitingnan, teka, may additional cost ka ron eh. Cook, renta, tapos ito pa, hindi mo napansin doon. Ikaw ngayon, magta-travel ka from one point to another. Liliit ngayon ang control mo dito sa isang store. Pag ikaw ang ninakawan nitong mga nadis sa may first store, tapos yung isa, nagsastruggle pa, pinapalakas mo pa yung sales. In the end, may kita mo, natatalo ka pa. Diba? And yet, a lot of people do that. Nag-expand agad immediately. So, hindi nila nakikita yung think at a margin. Okay? Like example, if you buy a used car, you plan to spend... Ayan, parang ganito yan, no? If you buy a used car, plan to spend $10,000, but the car is only priced at $6,000, would you still buy it if it needed $5,000 in repairs? Okay? Six, tapos may $5,000 in repair. Kaya mong $10,000 yung used car. Tapos 11,000 yung ano mo. So, di ba? Hindi tama. Okay. Number 4 out of 10, incentives. People respond to incentive. So, ang incentive, may kita mo yan, lalo na pag nasa ano ka, no, sa may mall. 120 ang halaga ng presyo ng bilhin, ayaw bilhin. Naging 99 lang. Okay. O kaya 103, naging 99. 4 pesos lang ang binabayad. Yet, parang kita mo yung incentive. O kaya naman, kung titingnan mo, yung combo meal, no? O ganyan, yung mga value meal. Buy one, take one. Kung utusin, halos ganun din naman eh. Imbis na isa lang ang bibili ko, nadadagdagan pa nga ang aking cost. And yet, ginagawa mong bumili kasi nga sa tingin mo na incentivize ka, no? So, it induces a person to, ayan, may bonus ka, bibili ka, people respond to incentive because people make decision by comparing cost and benefit. Napaka-importante ito, no? May central role to in sa study of economics. Even sa bangko, maglagay ka lang ng tumaas ng konting interest rate, dating 0.1, naging 0.2. Di ba? Taas ngayon yan. So, ibig sabihin, marami mag-i-invest, marami mag-save. Yan. Life example, when gas prices rise, consumer buy more hybrid cars. Actually, when gas prices rise, consumer buy more hybrid cars. Wow. Bibili ka ng maraming hybrid cars o mas pupunta yung sales sa hybrid cars? Actually, hindi ito totoo eh. Hindi pa rin eh. Kasi hindi enough yung pagbili mo ng hybrid cars, yung maintenance, hindi mo kilala. Diba? When cigarette taxes increase, teen smoking fall. Not really the case. No? Sa atin, hindi eh. Pareho pa din. Tumataas pa nga daw incidence ng smoking. Yan. Trade can make everyone better off. So, how people interact, ito yung second part na, so yun yung unang apat, no? Ano yung una? Trade-off, pangalawa, opportunity cost, pangatlo, marginal thinking, and then pang-apat, incentive. Ito yung how people interact, there are three of them. First will be trade can make everyone better off. Okay, trade can make everyone better off. Markets are usually a good way to organize economic activity, and then government can sometimes improve, can sometimes, no? Original nung una yan, ano eh, hindi can sometimes eh. It really create market outcomes. Ayan, si Jazzy pala nandito dito. So nga lang kanina pa yan. Hi Jazzy! Oh, si Jazzy magaling mag-ganito eh, mag-buy, ukulele. No? Ayan, no? Na-miss ko na yung mga panoorin yung video nito. Okay, hi Jazzy. Ayan, so ito yan, how people interact ha. So, 4, 5, 6, 7. Ayan. Trade can make everyone better off. So, trade yan. O, anong ibig sabihin nun? Trading, no? Ibig sabihin, ito naman kasi nung araw pa ito eh. Gumaganda pag nakikipag-trade ka kasi hindi naman kaya i-produce lahat. It makes sense naman. Markets are usually a good way to organize economic activity. Diba? Classical economics talaga ito eh. Kung tutusin, 16th century, ano pa ito eh, 17th century. Government can sometimes improve. So, ibig sabihin nito, ang tatlo lang to, trade, no? Tingnan mo, ang binigay na example dito is, ano eh, I wish I had a rock, I wish I had a stick.
Trade allows each person to specialize in the activities he or she does best. O tinan mo, ngayon ganyan pa ba? Hindi na eh, kahit sa bansa. Diba? Kung tutusin, even if, for example, India is good in specializing in activities in IT. We are good in English. We are good in teaching. So, but we are not just focusing on teaching, right? So we want to be good also in other things like IT and being an inventor, scientist, right? So ganun ang idea ng mundo ngayon eh. You become competitive sa lahat ng areas. Kasi you cannot specialize on one thing. So kaya nga hindi na to talaga ano eh, correct. Pero classically tama naman. You know, you trade. The reason why you trade, whatever it is, no, is it good? Is it goods ba? Or is it in the form of talent, human resource ba yan? Talaga lang titrade ka, no? Number, ano na, 6. Okay, markets are usually, so ang market can be, yan, market economy, no? Either yung goods, services, pwedeng human resource market, no? Capital market, yan. So yan, dyan sila nag-i-interact. Ang bangko is nasa gitna niyan, no? Sa market, andiyan yung capital market, sila nagke-create, sila nag-underwrite ng stock market, right? Doon sa kanila din i-deposit, 'di ba? Kung tutuusin, nasa kanila nagre-revolve lahat ng market, even yung housing markets, doon sa kanila nagfi-finance, and then sila nagbibigay ng cash para mapunduhan 'yun in a long period of time, right? Markets are usually a good way to organize economic activity, visible hand of the market, no? Ang invisible hand, it only means na wala naman talaga nagsasabi na ito yung gawin mong presyo niyan. There's an invisible hand because people tend to maiintindihan mo yung flow kung bakit ganun yung kanilang, you know, thinking. Kasi merong, syempre, you know, parang, halimbawa, ang presyo ng kalamansi mo ay 10 pesos. Yung isa nagbaba ng 9. Kasi gusto niya makuha yung benta mo. Anong gagawin mo ngayon? Either magstay ka sa 10, or, di ba, magstay ka sa 10 kasi yun talagang tama, or do you go down at 9? Pag nakikita mong laging natatalo ka na sa benta, ang dahil mong retailer, bababa mo yung presyo mo, di ba? No one told you so, pero it's the invisible hand of the market. Okay? So, pang-7, government can sometimes, ito yung government, ang ginagawa ng government is the policy. Diniskasan natin to. Sa bangko, ang daming ginagawa ng government to make a dent on whatever the banks are doing. First of all, there is the increase of interest rate. Okay? Magbigay siya ng ano lang eh, magbigay lang siya ng rate, increase ng rate ng treasury bills, treasury bonds, maapektuhan ngayon ng bangko niyan. Tumaas ang treasury bills, siyempre tataas ang interest rate, no? Kasi kung hindi hahabol 'yan. Doon na lang bibili sa kanila ng bibili, right? Ang bangko sumusunod din. Right? Tapos ito pa, yung sinabi ko kanina, yung cash reserve requirement. Pag tinaas ng banko yan, ng central bank yan, magre-react syempre ang banko, ipupull out niya yung kanyang mga cash na pinanghiram niya, kailangan niyang ilagay sa vault niya yun, right? So, you know, delete ang kanyang lending, right? Tapos may mga regulation din against monopolies, yan, pollution, yan, mga ginagawa ng government against monopoly, yung tipong para i-break down, mga antitrust policy, ganyan. O sa Philippines, wala nun. Yan, yung mga mining law. Di ba? Yan, mga life example dito, yung mga halimbawa, no? May school na in the south na nagkaroon ng problem yung kanilang laboratory waste. Tapos nag-seep through the water facility. So, na-discover DNR yun. And they were penalized for that. No? Yan ang mga ginagawa dyan. The economy stands as a whole. Tatlo na lang kasi ito, kasi 7 na eh, di ba? The standard of living depends on the country's production. So, standard of living yung pang-7. Prices rise when the government prints too much money. Ito, na-discuss na sa last nating topic, di ba? Pag nag-print ng much money ang government, mataas ang price, inflation 'yan eh. The higher the money circulating in the market, the higher the inflation rate. Tapos mayroon daw short-term trade-off between inflation and unemployment. Not really always the case, pero pag tumataas ang inflation,
bumababa ang unemployment. Parang ganun. Bumababa ang unemployment, ibig sabihin, baliktad eh. Pag tumaas ang employment, pag bumaba ang unemployment, ibig sabihin, tumaas ang employment. Right? Ibig sabihin, pag madaming trabaho, therefore, maraming pera ang tao. And therefore, bibili siya ng marami. And therefore, tumaas ang inflation. Ganun yun. Although, noong time ni Hitler, na pag... Nabalansin niya yan, no? Kasi kinukuha niya yung resources sa ibang bansa. Ayan. So, standard of living. So, syempre, mga personal incomes, yung total market value ng nation production, yung GDP, right? High standard of living. Halimbawa, kukumpara mo ba yung sarili mo sa dito versus sa Singapore or sa New York, di ba? Iba yung cost of living dyan. Syempre, yung standard of living mataas kasi maganda rin naman yung kanyang income. Prices rise. Yun, nabag-example na natin, ha? Hindi naman po pwedeng mag-print na mag-print ng money. Pag na maraming money, tingnan nyo yung Weimar Republic. Pinapala yung ano, no? Pinapala yung pera. Kasi sa sobrang nawalan ng value, no? Yan. So, society, yan yung trade-off, no? Kaya Phillips curve, ang tawag yan, Phillips curve. Pag ang unemployment bumababa, ang employment bumababa, ibig sabihin na bumababa, ay di tumataas ang employment. Ang inflation, tumataas. Parang gano'n, tumataas ang inflation. Bumababa ang unemployment, bumababa ang employment, ibig sabihin tumataas ang employment, tumataas ang inflation. Parang gano'n. Yeah. May mga control din naman, ha, yung monetary policy ng bansa, monetary policy, yung mga interest rate, din yan, no? And then also yung kanyang fiscal policy, ano ba, magtatayo ba siya, mag-open up ba siya sa labas for investment? Paano pag ba tayo, no, brewery, naggusto magtayo ng malaking planta rito, ang Kirin Brewery, kakampihan mo ba yun? Okay ba yun? Because, okay na yan kasi at least maraming trabaho mapoproduce. Kaso magigipag directly compete yan with San Miguel Brewery, for example. Is it going to be allowed? Right? So yun yung mga policy ng government. So yan po. Yan lang po yung ating lesson for today. So there's going to be short quiz. Just look at it. And also some reflection on this. Give me example of each of the 10 principles of economics. Hindi naman kailangan sa banking yung example, but maybe some examples that you can relate to. Right? Yun lang naman ang ating gagawin. Okay, so yeah, that's it. It's almost an hour. So if you have questions, please do comment, no, in the pag napanood niyo na, comment niyo na, and don't forget to like the video, and you know, keep safe. It's pandemic, and even if we are going through this, we are a bit, you know, saddened by all the things that are happening in our country, yet we stand tall and stand firm because there's something that we can do, and we are always on top of the situation. God bless you all, and God bless the Philippines.